market is up by 48 points or 0.70%. GMA 7, all-time high na naman. Hello mga titos and titas, welcome to Tito Vlogs. Today po, Market Summary Hump Day Edition. Maganda na naman ang hump day natin dahil nakatawid ang ating index. Sisilipin natin yung nakatawid din sa bagong all-time high niya. Yung GMA, isaba natin yung Converge ASEN, yung MWC at C4EVA. Let's have a short prayer muna bago tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey in this chaotic world of the stock market. All this we ask in Jesus' name. Amen, amen, amen. Mga titos and titas, baka ho naligaw lang kayo dito sa ating channel. Ito pong Tito Vlogs. Tambayan po ito tungkol sa stock market, na kung saan yung 13 years of experience natin, kinukwento ho natin dito, tambay style lang. Kaya kung naghahanap ho kayo ng tatambayan dito sa stock market, ay welcome na welcome ho kayo dito sa ating tambayan. Pwede nyong i-click yung subscribe button at isama ninyo yung sana all sa notification bell, dahil tuwing Monday to Friday, meron po tayong live stream, live tambayan po yan, na pwede nyong ipasilip yung mga minamanok nyo. Pwede kayong magtanong, pwede kayong makipag-super chat doon sa mga nakatambay po, makipagkwentuhan ha. Mga titos and titas, kung bago lang kayo dito sa mundo ng stock market at nagtataka kayo kung paano magsimula, meron tayong starter kit at booster pack. Yung link po niya nasa dulo ng video na to. Kaya pagkatapos po nitong video, puntahan yan, panoorin, pati commercial, pwede rin panoorin. Yun naman eh, yung team auto like natin. Huwag kang kalimutan pong i-like pagka nagandahan kayo dito sa video natin. At team no skip ads, kalimutan pong pindutin yung skip ads. Team Replay Bombers, hello po sa inyo. At Team Patreonatics natin, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Ang atin pong index, mga titos and titas, ay down ng up ng 48 points, back to 6-9 level tayo. Value turnover natin, mababa ito. Hindi, okay rin pala. 4.7 billion ang value turnover natin, plus block sale natin, 1.4 billion eh. So almost, more than 6 billion ang actual value turnover natin today, mga titos at titas. Ang gainers natin, 116. That is also good. And ang losers natin ay 94 lamang. Nagkakatambakan ang lagayan. Ang mga foreigners, lagi natin binabantayan to. It's, ano ang lagay ng mga foreigners? Eto muna. Ba? Teka, mapainom muna ng tubig. Ang mga foreigners po, lumabas ha. Negative 1.443 billion ang binatong shares. Marami po ito. Anong company kaya ito? Malamang to may isang company na malaking nilabasan ho itong mga foreigners ha. So kasama pa rin kaya yan doon sa realignment, no? Mga titos and titas, kanina may pinapanood akong video diyan sa ANC. Regarding ini-interview isang magaling na syempre mga ini-interview doon, mga magagaling talaga eh, no. Pinag-uusapan medyo fundamentals yung PE ratio ng ating PSE is one of the lowest daw. Yun ang maganda, no. Kaya siguro yung pwedeng mapansin tayo ng mga funds, no, mga investors, dahil maganda yung price to earning ratio natin. Sila ho kasi more on fundamentals ang hinahanap, no. So, pasok natin yung mga balita muna natin bago yung chart natin. Government must tighten measures amid concern of Delta variant. Yan po mga titos and titas ha. The Philippine Genome Center urged Wednesday, June 23, the government to tighten its response against the coronavirus 19 pandemic and concerns on the Delta variant. The proper implementation of the different pressures on COVID-19 is important to prevent the country of more variant cases in the country. Mga titos at titas, eto, parang nabanggit ko sa inyo to nung nakaraang gabi. Ito yung isang area of concern naman natin sa stock market, no? Itong new variant, syempre nakita nyo naman po nung tumaas yung cases natin, nag-lockdown tayo. Hopefully, kahit na nandito na itong new variant, hindi na tayo mag-lockdown.
ang good news kanina dyan sa TV Patrol, sinasabi na itong Metro Manila yata, yung NCR Plus, kahit papado ay maganda na yung mga yung status ng mga hospital beds natin, 'di ba, yung mga ICU etc. Minomonitor din ho kasi yan. So hindi na tayo wala na tayo sa critical. Although marami pa rin yung COVID cases, pero mukhang ang nangyayari based on that news, hindi na masyado marami ang nauuospital o nagkakasakit. But then again, mga tito at titas, no, karagdagang ingat pa rin, ha, tuloy-tuloy pa rin ang pag-iingat habang tuloy-tuloy ang pagtotosgas. Hindi, kailangan tumosgas para umikot yung ano eh, yung economy natin, kailangan eh yung mobility. Kung pwede nang lumabas, pwede nang lumabas yung iba, di ba? Pero kailangan ay doble o triple ingat pa rin. Next balita po, galing sa Bilyonaryo, world economy back at pre-pandemic level. Sabi ng isang data firm, the global economy has surpassed its pre-pandemic peak. Data survey from IHS Market said Monday as the recovery accelerates thanks to vaccination and the end of pandemic-related restrictions. Sana all. Yun lang eh. Yun lang sabi natin eh. Kasama ba ang Pilipinas po dito? Yung sabi sa restriction regarding sa end of pandemic related restriction, mukhang hindi pa tayo dyan dahil nasa CQ pa rin po tayo mga titos and titas. Ito, the Asia Pacific region recovered from the pandemic recession at the end of last year. Ayun, thanks to resiliency of China. So, siguro may mga ilang economies na talagang nakabalik na. Pero obviously yung sa atin medyo laggard eh, laggard. Laggard ang Philippines, but hopefully ay magtuloy-tuloy rin at makabawi po tayo, no, mga titos and titas. Kaya nga yun na nga lang masasabi ni Tito, sana all. Next balita ulit galing sa Bilyonaryo, worst since GMA's term, PH falls to 52nd spot in world competitiveness ranking. The Philippines is on a downtrend in terms of improving the local business climate, falling 7 spots in the 2021 World Competitiveness Ranking. The Institute for Management Development ranked Manila on the 52nd spot out of the 64 states. Abacus Research Security Head Tito Nicky Franco crunched the numbers and found out that this is the Philippines' poorest showing since 2004. Uy, ano kaya yan, ha? Eto. The IMD report cited 5 key problems hounding the Philippines, which includes ensuring inclusive economic recovery. That's number 1. Inclusive meaning lahat ay kasama, walang maiiwan. Bakit? Hindi pa ba inclusive? Hindi pa naman nakakaalis. So hindi natin alam kung may maiiwan. Hindi pa naman eh. And quickly reviving business and consumer confidence. Ito dito. 'Yon, yung word kasi na quickly, no? Mabilisan yung quickie, 'di ba? Kailangan na po eh na ma-revive talaga yung consumer and business confidence. Yan po. And yung controlling the COVID-19 pandemic. Mga tito at tita. So yan yung mga factors na nakukulangan sa atin yung IMD. Kaya medyo laggard talaga ang Philippines sa mga titos and titas. Silipin natin yung chart kung laggard din ba. Yung chart po natin mga titos and titas after ilan to? 3 red candles. Ngayon po ay yun naman ang obvious, nag-bounce tayo MA13 eh. Bounce tayo MA13 and then we close ng long green candle ulit. So next to break, eto rin po nasa 7,000 area. Yan yung nauntog tayo noon. Mukhang kakayanin to. It's mukhang kakayanin. Tingin ko lang. Mukhang kakayanin na natin yung 7,000. Kung dulo-dulo na lang, dito na natin sukatin. Ito na in-ex natin. Itong week ng candle na to. Yung 7,172. No? Mga titos and titas. And then ultimately, ito. Yung dulo nito. Puro dulo-dulo na. 7,432. Yan na yung mga resistances. Isesave ko na to. Tignan natin kung mas maganda for me. No? Every time ma-encounter yung resistance, correct tayo sandali, akyat ulit tayo, pinahan, tapos next resistance please. For me, ganun, kesa yung dire-diretso. No? Mas gusto natin yung medyo sustainable na uptrend eh. Yung may correction na mga minor corrections.
along the way, no, mga titos at titas. So ang support natin ngayon, EMA 13 pa rin po. Eh hindi naman tayo bumibili ng index, mino-monitor lang natin 'to, no. Hindi katulad ng Bitcoin eh, na pwede mong bilhin para ka nakabili ng index na basura galaw, ha. So ito minimimic po nung 30 big companies, no, na blue chip companies, yung galaw ng index natin. So EMA 13 po ang nagiging support. Yan po. So ang isa sa mga pwede nating tigna, babantayan yung Delta variant. Palagay ko yan na lang yung iba, no, yung isa, no. With regards to the numbers, economic numbers, I think factored in na yan kung ano man yung negative, ano ba tayo ngayon. Second quarter numbers ang inaantay po natin, ha, mga titos at titas, tama ba? June tayo. Oh, yung second quarter numbers. Baka may improvement, posibleng may improvement, no, yung numbers natin ng second quarter. So next natin, sisilipin natin si GMA7. Ito kaninang umaga sinisilip natin, mga titos and titas. So all-time high tayo, nag-high po tayo ng 1438 at nag-close tayo ng 1406, nag-low tayo ng 1319. Ito pong kandila na to kaninang umaga, hindi pa tapos to. So sabi ko, pag ganito kin lows, medyo reversal sign for me, no? Yan yung needle top na tinatawag. Bakit po needle top? Kasi nasa itaas siya nung lahat ng candle. Anong dulo nitong candle? So nasa itaas siya, tapos may parang karayom doon. Hindi siya sa taas nag-close, no? This is similar to this one. Ito po. Yan, itong candle nitong June 15. So nakita nyo, no, nag-correct ho siya. Pero yan, healthy yan, ha, kung ganito lang yung correction. So pwede mong i-expect near EMA 13. Hindi niya tinatamaan yung EMA 13. So near EMA 13, pwedeng dyan yung correction natin. Probably sa dulo nitong candle na to, 1266. Diba? So pwede ka makakuha ng support dyan, or pwedeng 1288. Yung area po na yan, oh, doon ang pwedeng kargahan, mga titos and titas, kung type niyo. Pero syempre, gustong ipaalala ni Tito that this program is rated KKBB po. Kanya-kanyang bili at benta po, and this is not a financial advice, no. So let's see how GMA, kasi nga ay the undisputed na to ngayon eh, no? Nag-iisa na lang eh, and the only one. So first time ko din nakita si GMA na lumaro ng ganito. Dati hindi ganito laro nito eh. All time high na ba tayo? Papunta na ba tayo doon sa all-time high natin? Tanginig, patingin nga. Oh, ayun, no. Hindi, nag-trade na nga tayo ng all-time high, oh. Oh, ito po yun eh, yung 1176 eh, no, noong 2007. So after ilang years, 'di ba? From IPO noong 2007, 1176 area yung high niya. After 2007, after ilang years siya, kita niyo, no? Ganito siya PSE. Para doon sa mga bago lang. Oh, kung nag-aantay kayo ng, di ba, bumili kayo ng IPO, hindi, blue chip, magandang company, nanonood ako, kapuso ako, solid kapuso ako, tapos hindi nyo naiintindihan. Oh, de more than 10 years. Ilan to? 2007. After 14 years, eh, balik puhunan kayo. Di ba? Sayang ang oras, mga titos and titas. Nagegets ba? So, kaya dito po ay tinuturo natin sa tambayan natin kung paano yung tamang pagbubodega, 'di ba? Paano kayo hahanap ng bagger stock? Yan ho yan eh. Paano kayo hahanap ng tamang setup using charts? Paano kayo i-exit kung mali yung basa ninyo? Diba? Saan kayo i-exit? So yan po, nasa chart po lahat yan, ha. Tignan niyo naman 'to. Abay, after 14 years kakaka magbe-break even. So kaya hindi talaga advisable yung usually man naiipit dito, buy and hold lang ang alam, kasi nga alam naman kapuso solid eh, diba? Pero sayang kasi yung opportunity po, no? So kaya kung gusto nyo pong matuto ng practical charting itong ginagawa natin this coming Sabado po, June 26 at 3 PM, magkakaroon tayo ng practical charting webinar, mga titos and tita. So ituturo natin the basics of charting kung hindi pa ho nyo alam yan, no? Pero kung marunong na kayo at profitable yung inyong charting model,
just continue using it. So ito ho ay para doon sa mga hindi pa talaga nakakaintindi ng charting. Yung pinakamabilis na paliwanag, at least the basic alam po ninyo. Support, resistances, bearish and bullish signal, no? Pattern recognition, yung four types of traders para alam nyo kung anong klaseng trade yung gagawin ninyo. Those are some of the items na pag-uusapan po natin sa Sabado. Kaya po kung gusto ninyong bumolhabs, pwede pa hanggang sa Biyernes ang registration natin. At yung link nyan ay nasa description po ng video na to. E de yan na si GMA ha. O, pasok natin yung Converge. Si Converge ba ay mubait? Teka muna, parang nag-iba na ito si Converge ha. One day. Ayun. O, di ba nga? Hindi ba nga, no? So, talagang mabait si Converge, mga titos and titas. Hindi pa rin nagbabago ng ugali. Every time, lumalayo po siya dun sa EMA 13, yung yellow, no? O, alam mo na. Di ba? So, ayan, ito pwedeng i-swing, no? So, ayan, isa sa tuturo natin sa webinar. So, lumayo sa EMA 13, gusto mo short-term trade ka lang? Pwede. Di ba? Sell ka dyan, buy ka EMA 13. Buy pa more here, no? O, ayan, habang nandyan, yan ang buy zone. Sinatsaga-tsaga mo bumili dyan. Umangat ulit, ayun, no? Sell na naman. Dumidikit ulit. Diba? So, kung medyo matyaga ka, pwedeng aantayin mo pa ng konti yan. O, depende sa pakiramdam. Diba? Pwedeng yung iba bumili na rito somewhere here nung red candle na to. O kaya dito. Diba? Pwede ho yan. O, kasi, pwedeng another leg yan. Ha? Teka, silipin lang natin to. At actually, ito lang yan eh. Itong area na to eh. Oh. So, tignan nyo ho yan. Didikitan, baka dikitan pa ng konti. No? Ito si Converge. So yan ho ay gut feel na, no? Kaya sa charting ho kasi it's 70% art, so yung gut feel mo, yung diskarte mo, and 30% science, yung eksakto, no? So nandun sasabihin sa iyo saan ka i-enter. In this case, let's say EMA 13 ang pasok, di ba? Pero plus minus ka kasi area yan eh. So yung ano yung pakiramdam mo? Ba, papasok na ba ako or mag-aantay pa ako? Gets, mga titos and titas? So, ayan po ang Converge. Marami tayong support dito, but this is a clear uptrend. Ito, all-time high. This stock keeps on breaking its all-time high. No? So, all-time high natin ngayon is nasa 23 area. Tignan natin kung kaya pang i-break yan. Ha? Next po natin, si ASEN. Ang dami ng mga paanga talaga. Natapos na yata tayo sa consolidation. Ano na ba ginawa ni ASEN? Ito, swabbing uptrend. Kaninang umaga po, sinilip natin itong si ASEN. Subukan ko nga i-connect to. Parang may nakikita. Ayun o. Ayun o. Diba? Pag kinonect mo pala itong dalawang dulo nato ni ASEN, mga titos and titas, ay bibigyan ka rin ng isang trend line. Oo, nagdudugtong pala talaga sila. So ngayon, malayo na naman doon sa trend line, mga titos and titas. No? So, swabe to, mabait. Yun ang isa pa natin sinasabi rito dahil tignan nyo, ho, hindi siya masyadong binobomba, dahan-dahan. Pero expect mo at some point magkakaroon ho ng ganitong bomba yan. Ha? Yung ganitong bomba, nandyan ang correction. Okay? Ito wala pa eh, kasi ang ganda ng galaw eh. Diba? So pagka kumawala siya, masyado na siyang lumayo sa EMA 13, yun, oh, medyo steep yung uptrend niya. So expect mo magko-correct yan. At some point, gagawin niya ulit niya kasi ugali yan eh. So I think mabe-breakin muna natin tong ATH bago niya gawin 'yan. Yung 10. Ba? Teka, baka parang time check to. Ano bahay nito? Naku, 10-10 to. Mga titos and titas, yung mahilig magpa-time check, oh. Ano ba to? Parang co-accident. Parang ito ay co-accident, ha? O 10-10. Ang high. So tingin ko ibe-break muna 'yan bago tayo didiretso parabolic and then before we correct. Magiging support ngayon yung resistance na yan na all-time high. And then we will trade to a new high. Yan. Congratulations mga solid ASEN natics natin. Support po. EMA 13 yan lang. Susundan nyo lang po yan. Susundan nyo lang po yan. Aha. CMWC. Silipin lang natin itong kaka-acquire ni Tito Ricky. Ni Tito. Uy! Solid pala to. Kaya pala happy-happy si Tito Pawa.
Tito Pao, ang mga titos of Bulacan, mukhang happy-happy. Mukhang po, gumagana na ba ang RRK factor? Tama ba? RRK tuloy. EKR factor, gumagana na ba? Kasi inacquire po ito ni Tito Ricky Rason. Eh, kung makikita mo naman yung mga hinahawakan niya, yung Bloomberg from 5 to 20, ICT during that time, I think 5 to 120 during the last bull cycle. Huyan na last bull cycle tayo ha. Aba, mga titos and titas, break tayo. Ito ang obvious. Ito matagal naman na natin ginawa ito eh. Yung line po na yan, ang 17. So, breakout po tayo dyan, pero silently. Mukhang hindi gumawa masyado ng ingay dahil up lang tayo ng 3%. Wala masyado nakakapansin. Sabi niya, wala yan. 3% lang naman ang inakyat eh. So, what is next for us dito sa MWC? Ito na po. 1880, 19... Diba? Ito yung ultimate niya. 19 to 20 area, 1963. Yan yung ultimate siguro na... Teka lang ha. Taka lang ha. Dito pa ha. Bigyan kita na isang maganda rito. Eh, masarap yung pinadala mong barbecue. Mukhang eto, Tito Pao. Eto. Ayun nga, 2075. Itong support na to, this will act as your next resistance after we break this. Malinis tong highway na to, Tito Pao ha. Malinis tong highway na to dahil itong area po na to, kukonti yung trade. Diba? Wala namang masyadong trade dyan eh. Diba? So, pero ito, naging support yan. Okay? So, magiging resistance yan. Ayun, yung area na yan. Nasa 20-something, 2070, 2080. Then, after that, pwede kang maka-expect ng correction. Let's see kung minor or major, hindi natin alam. Alam nyo naman to si MWC, iba rin na ugali nito. Pero ang ayaw mo mangyari dito, Tito Pao, ay magwala. Hindi totoo yan ha. Oh, kasi hindi naman niya ugali. Actually, wala sa ugali nito. Even before, binabantayan ko itong MWC, pumapako ito ng 25 eh. Wala naman sa ugali talaga nito ang magwala. Kailangan dito ay mahaba. Tito, mahaba ang pasensya mo kasi ganyan lang po siya. Oh. Kita mo, March 2020 hanggang January 2021, yung uptrend na yan, ang solid. Pero ilang percent yan? Almost double your money ka in one year eh. Diba? So, tignan natin itong uptrend na to. Diba? So, ito pahabaan lang to tingin ko. Especially this coming kung bull cycle, Tito Ricky, last time yung ICT mo, tandang-tanda ko, isa sa mga sakalam yan eh. Tito Ricky, yung ICT. Let's see ha. The key sa MWC, mga titos and titas, is yung expansion international. Hindi po rito sa Pilipinas. Hindi dito. International lang talo na natin. If they can do it, na lumabas ng bansa sa ibang countries. Like si Tito Ricky, kasi dyan, yan ang expertise niyan eh. Kaya siguro nag-take over siya dito eh. Kasi yung port operation niya, international yan eh. Diba? So tignan natin. Yun ang key para maging solid po itong MWC. Maganda, gaganda to pagka na-expand talaga palabas ng bansa. So, ano support? Eh, yun muna. Kung ano yung binrake out, yung 17. Opo. Last na natin, yung forever. May disclosure to, isasabihin natin mamaya, mga titos and titas. So, si Ever po ay kasalukuyang nakaupo sa kanyang EMA13. Ayan po, no? So, nag-bounce tayo, up tayo ng 10% today. Can we sustain it? Let's see. Ang babantayan nyo po is the MACD. Kasi kung mag-cross po ito, ibig sabihin, medyo mat... For me, baka tapos na yung play. Pag nag-cross ito. Kung hindi pa, kung may play pa nga, aakyat. But I hope hindi ho kayo may hawak nito. Ha? Bakit? Ito ho, no? Sana walang Tito Natics natin ang isa sa mga maiipit dito. Sana yung mga naglalaro nito ay kumita po kayo, no?
Ito pong candle na to, so uptrend tayo, tapos itong long red, medyo ito sobrang bearish nito eh. Long red eh, di ba? So talagang tinulak to pababa. Para mag 27% down ka sa isang araw, that's really something, no? Kailangan yan, may maganda kang disclosure para matuloy yung uptrend. Ngayon, kung wala naman, ay medyo mag-iisip ang tao, mag-iisip ang traders. Ngayon, ito na. May balita tayo, mga titos and titas, ha? Mainit-init pa. June 23, 2021, clarification of news report. Babasahin po natin. Ito ang gusto natin, mga titos and titas, eh, di ba? May mga disclosure para nagkakaintindihan tayo. Oh, uunahin natin to. Ito, Evergotesco Resources and Holdings Inc. Subject of the disclosure clarification. Teka muna, parang maliit ah. Paano ba natin lalaki? Ayun. Ito po, no? Clarification and or confirmation of the news article that came out in the BizBuzz column in the Inquirer.net today, June 23, 2021. Subject of news report: takeover target question mark. Okay, takeover target question mark. We write, ito na po yung liham ng Ever. We write in relation to your letters seeking clarification and or confirmation on the news article that came out in the BizBuzz column on the Inquirer.net today, June 23, 2021, which reads in part as follows. Target, takeover target, question mark yan. In the last few weeks, Evergotesco Resources and Holdings Inc. has seen extraordinary trading in the stock market on speculation that this long struggling company could be a merger and acquisition target. The names of three conglomerates floated in the market recently, one of which is a big group that had bought some shopping mall assets from this group in the past, while another is a group whose principal stockholders are in-laws of one of Scion of Ever. The third rumored White Knight is a group with interest in agriculture that is said to be hatching a joint venture deal. Ayan po yung laman daw nung column, no? Ito ang sagot ng Ever. We wish to inform you that Evergotesco Resources and Holdings Inc. has no knowledge on what was reported. Has no knowledge on what was reported on the news article. While it is true that we are exploring all opportunities that could spring back Ever into active business operations, these are still preliminary. Please be assured that at the appropriate time, when the options are clearer, we shall be disclosing promptly to the PSE. So, ano po ito, no? Positive ito para sa mga investors, speculators, players ng stock market. Good po ito for me. Bakit po? Kasi may disclosure. Ano po ang malinaw dito, mga titos and titas? Sinasabi ni Ever na hindi sila yung subject, no? Kaya nga takeover target question mark, eh, no? So, ibig sabihin, hindi nila alam yung pinag-uusapan na yan. Ha? So, wala silang kinalaman dyan. However, ito po yun. Ano? Nag-explore daw sila ng opportunity para mag-spring back to life ang operations ng Ever, mga titos and titas, pero nasa preliminary pa lang. Okay? So, ibig sabihin, may ginagawa si Ever. Diba? Yun po yung naman yung naging positive dito sa disclosure na to. Merong mga preliminary talks. So pagka po, mga titos and titas, preliminary talks. No? Baka ho mga 5% pa lang ho yan. No? Kumbaga, wala pang linaw tayong pinag-uusapan dyan, ha, mga titos and titas. But then again, at least meron. So parang si Lodi, di ba? Si Lodi, last time, nagsabi naman po sila na nag-explore sila ng possible partnership, etc. Diba? May ganong mga ano si Lodi. So, yun po, mga titos and titas, ay, again, dinisclose nila. Pero, tingnan nyo, hanggang ngayon, si Lodi,
parang wala na tayong nabalitaan, 'di ba? After that. So, ganun ka early po ang pagsinabi mong preliminary stage, no? But then again, good na po ito para sa akin dahil may lalaman tayo, 'di ba? Sana lang mas maaga. Meron pa lang prelim, hindi ka pwedeng i-require ng ano 'yon, ng PSE, no? Na yung mga companies mas maging kahit papano, mas maging transparent in kung meron man, no, na business dealings mo, na kahit exploration or ano, 'di ba? Para lang to protect also the investing public. Para sa akin lang, ano. Pero maganda ho ito, no, nahakbang ng PSE kasi sinulatan nila, 'di ba? Nakita nila, oh, may article dito. Teka muna, halika kayo dito. May article dito, eh. Kayo ba 'to? Totoo ba 'to? 'Di ba? So magandang move yun ng PSE. O sana lang maging yung iba, yung mga companies din is maging diligent enough, 'di ba? To disclose din even yung konting ginagawa nila, 'di ba? Siguro on a quarterly basis, 'di ba? O ito yung nangyari sa amin ko. This quarter, may kinakausap kaming pwedeng mag-partner pero hindi pa namin pwedeng sabihin dahil preliminary pa lang, 'di ba? Yung hindi na kailangan tanungin. O mga titos and titas, 'di ba? Yan, paano? Na-like ba 'yung video? Nagustuhan niyo ba 'yung market summary natin today, mga titos and titas? Yan na muna. As always, maraming salamat po and trade wisely. Magkita-kits po tayo, Kasbu. Bye. Ay, teka. 'Yung starter kit andito. Bye.